Hello guys! Welcome to my channel! It's me again, Irene, and kumusta kayong lahat guys? Na-miss ko kayo. Medyo matagal-tagal mula nung last nating vlog. Medyo naging busy tayo dahil yun nga guys, lumipat kami. And guys, yun na nga, nakabili kami ng bahay namin dito sa Finland. Yes! Yes, yes guys. So, nakabili kami finally. After 8 years kong nakatira dito, finally nakabili na rin kami ng own house namin dito sa Finland. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I'm just happy and I'm so grateful. Kaya ngayon guys, gusto ko naman i-share sa inyo na kung paano bumili ng bahay dito sa Finland. Yan. Para lahat tayo magkaroon ng sarili-sarili nating bahay dito sa Finland guys, di ba? Kasi yun nga, yun, na-realize ko hindi naman imposible. And sobrang okay pala na magkaroon ng sariling bahay kasi yung gastos mo, mababawasan. Yun nga lang, syempre, ibang usapan pa yung mga interest, ganun, mas matagal pa. So, kanya-kanyang preferences naman yan. Pero yun lang guys, gusto ko lang i-celebrate ito and i-sabihin sa inyo yung good news and syempre, i-share sa inyo yung mga information na natutunan ko sa process ng pagbili ng bahay. So, samahan nyo ako ngayon guys para malaman nyo kung paano bumili ng bahay dito sa Finland. How to buy a house in Finland. Disclaimer guys, hindi ako expert sa field na to. Ang mga i-share ko sa inyo guys ay syempre based sa personal experience ko at sa mga advice din ng mga kaibigan namin. Okay, so number one, decide what kind of house you want to buy. Okay, sa pagbili ng bahay, number one na pagdesisyonan mo ay kung anong klase ng bahay ang gusto mong bilhin. So, dito sa Finland, merong iba't ibang uri ng bahay. Number one, ay isa na dyan ang omakotitalo or yung detached house. Yun, yung parang ordinary house natin dyan sa Pilipinas, nakaseparate. Yung second type ay rivitalo or yung row house. Yung basta magkakapareho, row house, ganyan, na magkakatabi. Number three, kerostalo. So, yung binili namin ay kerostalo or yung apartment building. Yan. Parang kung maihahambing ko dyan sa Pilipinas, parang condo unit, apartment, ganun. Gusto ko dati row house or detached house, mga ganun. Pero dahil nandito tayo sa city, medyo imposible yon. Medyo mahal talaga yung mga ganong uri ng bahay dito sa city. So, doon na tayo sa practical. Yung parang meron ka pang buhay, hindi lang yung nagbabayad ng malaking loan, ganun. Yung meron pang matitira sa'yo kahit papano. Yun. Shoutout sa kaibigan kong nagsabi niyan sa akin. Yun. Number 4, paritalo or yung semi-detached house. Number 5, luhtitalo or multi-family residential houses. Yeah. Decide what type of house, what kind of house you want. So kung nakapili ka na what kind of house, kung omakotitalo ba or rivitalo, kung row house ba or detached house or apartment building, punta na tayo sa number 2. Decide how many rooms you want to have. So, pwedeng yksyo yung tinatawag nila or one room. One room lang. Walang division. Sa isang room, nandun na yung kitchen mo, yung sala mo, yung room mo, ganyan. Appropriate to sa mga single, ganyan. Kaksyo naman, kaksyo or two room, ibig sabihin yan, isang bedroom at isang living room. Kolmyo naman, na tinatawag yung dalawang bedroom at isang living room. Karamihan dito sa Bandang City, yung mga nagsha-share-share ng bahay, yung mga three-room apartment, yung sala nila, ginagawa rin nilang kwarto. Pwede rin yun, guys. Number 3, look at sites where you want to buy. Magtingin-tingin na kayo sa Oikotie, sa etuovi.com, sa, yun, dyan lang ako tumitingin. There are things to consider pag tumitingin kayo ng bahay. So, number 1, na dapat nyong i-consider what floor, yan. What floor yung gusto nyo. Kung nasa first floor lang kayo, hindi nyo na i-consider kung may elevator. Kung yung apartment ay nasa third floor, yung mga ganyan, syempre, i-consider nyo, tingnan nyo kung may elevator. Pero usually pala dito, yung mga
Pien Keros Talo na tinatawag. Walang elevator yung mga yan. I-consider nyo kung may elevator, kung anong floor yung apartment, kung own lot ba or Oma Tonti na tinatawag nila. Mas maganda yung Oma Tonti or yung hindi na nagre-rent. Own lot, ganun. Kasi meron dito yung ire-rent lang sa mga Keros Talo, nire-rent lang nila yung lote. So, iba na namang payment yon. Tapos, yung heating system, ang mura daw ay malampo. At saka, okay din yung kauko lampo. Yung mga ganun. And syempre, yung mga incoming renovation. Ang pinakamalaking renovation dyan ay yung putkiremonti. Or yung pipe, yung mga dun sa pipe. Yan. Malaking renovation yon na nagkakahalaga ng malaking halaga ng pera. So, kung tapos na yon, okay din. Pero kung hindi naman, sa akin, okay lang din. Okay lang kung may mga renovation. Pero yun lang kasi, ang hassle doon, yung mga ganyan, mag-end up ka na mag-rent ng ibang apartment kasi kailangan nga nilang i-renovate yung apartment mo. So, hassle din yun. So, yung mga, yun ang i-consider nyo kung okay lang ba yun sa'yo na for 2 months or for around 2 to 6 months, ganun, okay lang ba na mag-rent ka muna ng apartment kasi i-renovate nila yung apartment mo or yung bahay mo. Number 4, apply loan in the bank. So, pwede kang mag-apply ng loan online. I-fill out mo lang yung mga information na kailangan, then i-contact ka ng bank, tapos magsaset kayo ng appointment para makapag-usap kayo, and then magbibigay sila ng decision after nilang ma-review yung mga information mo. Sa amin, mga 2 weeks yon tumagal bago sila nagbigay ng bank offer or yung decision galing sa bank. Yon. And maganda rin dyan, guys, na i-compare nyo yung mga offer ng different banks kung ano yung pinakamaganda. Actually, pwede mong unahin to. Pwede mong unahin na kumuha na kaagad ng bank offer. Pero kasi, nilagay ko siya sa number 4 kasi based sa experience ko, nung kinausap ko yung bank, tinanong ako kung tumingin-tingin na ba ako ng mga bahay, kung ano yung mga prospect, kung bahay, kung magkano, ganun. Kaya okay na unahin mo nang tumingin-tingin din muna ng mga bahay, kung mga magkano yung mga range ng mga bahay na gusto mo. Para kung tinanong ka ng bank, at least meron ka ng mas okay yung flow ng pag-uusap nyo or yung flow ng process. It still depends on you guys. Pero okay na tumingin-tingin muna ng mga bahay bago mag-apply ng bank loan. So usually guys, yung mga nire-require ng bank para bigyan ka ng loan ay 8 to 10% ng ilo-loan mo. Yun yung down payment na kailangan mong i-produce para sa bank loan. Next, once may loan permit ka na at alam mo na kung magkano ang pwede mong i-loan, mapa-finalize mo na kung ano yung gusto mong apartment or i-continue mo lang yung pagtingin mo ng apartment. Kung meron kang nagustuhan dati, i-view mo na siya, and kung na-view mo na, i-finalize mo na yung decision mo kung ano yung gusto mong bahay talaga. Sa pagtingin-tingin ng apartment, syempre, i-view mo yan, di ba? Pupunta ka sa mismong apartment para tignan. Kung, syempre, iba naman sa picture, iba din sa personal. Ayun pala, sa pagtingin-tingin ng apartment, ang ginawa dyan ng kaibigan namin ay nag-stay talaga sila dun sa mismong, nandun lang naman sa labas para makita lang kung ano ang feel nung neighborhood, kung okay ba, ganyan, kung may mga lasing ba paggabi or what. Pero ang hirap din naman kasi, di ba, pag one day ka lang pumunta dun, tas hindi mo rin naman alam kung ano yung neighborhood dun. Usually, sasabihin naman nila, peaceful or quiet yung neighborhood. Which is generally naman ganun. Pero hindi mo pa rin malalaman unless dun ka nakatira. Pero at least, makakatulong pa rin. I-feel mo lang kung anong klaseng neighborhood yung bahay na napupusuhan mo, na nagustuhan mo. Once may napili ka ng bahay, pwede mo nang isubmit sa agent yung bank offer mo. Yan. And pwede ka nang makipagtawaran. Yun pala. Once may napili ka ng bahay, pwede ka nang makipagtawaran. And then, isubmit mo na sa agent yung bank offer or yung paper, yung kasulatan na binigay ng bank kung saan nakalagay yung magkano ang pwede mong i-loan mula sa bank. Yun. Para lang malaman nila na kaya mong magbayad. And then, sa pakikipagtawaran, guys, eto guys,
sa pakikipagtawaran, maganda. Ayan, nang demonyo pa ako, di ba? Na magandang hanapan nyo sila ng butas. Siyempre, para, di ba, para makapagtawad ka ng malaki-laki, hanapan mo na ng butas yung kung saan ka pwedeng tumawad ng mababa, kung saan mo sila pwedeng baratin. For example, pumunta ka sa bahay nila, sa apartment or sa bahay, may nakita kang magkaibang color ang wall, ganon. Pwede kang magsuspetsa doon ng water leakage or water leakage damage or vessi vahinko, yung mga ganon, na nagkokos ng malaking halaga pag pinaayos mo. Kaya magandang usisihin or paano ba, parang dapat tignan mong mabuti yung bahay din, yung condition niya para pwede kang makapagbarat. Yan, makapagtawaran, makipagtawad ng mababa. Sa akin naman, sinabi ko lang dahil may mga incoming renovation, kailangan namin ng malaking pera para doon. Kaya yun, nakapagtawad ako ng medyo malaki, medyo okay din. Pagalingan na dyan sa pakikipagtawaran na dapat naman ay may reason ka din talaga. Hanapan mo ng valid reason yung pagtawad mo. And guys, ito pala yung sinabi nila sa akin. Sa pakikipagtawaran, anything is possible. Kasi nahiya akong tumawad dati sa kanila ng medyo malaki. Pwede bang ganito? Sabi ko. Pero sabi naman nila na, oo naman, pwede. Anything is possible. Sabi naman nila. Kaya, huwag kayong mahiya, guys. Huwag kayong mahiya. Tumawad ka na rin lang. Laki-lakihan mo na. Kasi malamang, i-adjust naman nila yan. Mag-meet kayo halfway. Para pag nag-meet kayo halfway, yun na talaga yung price na gusto mo. Yun lang, guys. So, I hope nakatulong yun. That's it, guys, for today. I hope nakatulong tong vlog sa inyo. And sana makatulong din sa mga incoming Filipinos na yung mga Pinoy na papunta dito. Paalala guys, pag may balak na kayong bumili ng apartment in after few months or next year, mga ganyan yung target nyong apartment, dapat nag-iipon na rin pala kayo ng paunti-unti para hindi na mabigat pag hiningan kayo ng 8 to 10% na down payment. Ganun. At least meron na kayong ma-i-down. Pero kung wala kayong pang-down payment, ibang usapan naman yan. That's for another vlog. So, comment down below guys kung meron kayong mga tanong and itatry kong sagutin sa mga next vlog natin. So, that's it guys for today. And remember guys, you only live once. So, enjoy life. God bless and take care. Bye-bye. See you on my next vlog guys.